I will just press a bit lang po doon naman sa resolution of the Marcos and Bank appeals. I know this is the last day before the elections. And inaabangan rin ng public kung magkakaroon ba tang resolution ng Comelec before the election. So, are we expecting a resolution to come out today? Is that something that the Comelec can commit? Nung nakaraang linggo, binanggit ni Chairman na may dalawa pang hindi nakapirma. So, hanggang sa kasalukuyan, hindi natin alam yung status nung because case po yon. So, tingnan po natin kung ano ang mangyayari. Kung ano't ano man, may election bukas, and whatever result the Comelec will have as far as these cases are concerned, yung resolution, ay magiging ano naman yun eh, may implication doon sa halala na mangyayari bukas. Kahit pa imalabas yung decision after the election. Com George, request lang ako kay Chair, baka pwede rin ako makarinig kay Chair ng statement about that ano lang po, the status of the case. Chairman, sir. Sound. Hello. Are you referring to what particular case? I think po mayroon po tayong tatlo or apat na unbanked appeals against mga DQ cases po against Marcos Jr. Lihay-Lihay, Buena Fe, the consolidated disqualification petitions junked by the First Division and the Salandanan case of junked by the Second Division. Actually, yung tatlong consolidated cases na permanent na. Kaya lang, dumating yung pang-apat na disqualification case, so we decided na pagsabay-sabay na lang ang release. I received the fourth disqualification case, I think last Thursday night, hindi ko pa nababasa. So the following day, binasa ko na yun, yung pang-apat na kaso, and then bumuto na ako. Hindi lang na-promulgate because the following day was a Saturday. And then ngayon Sunday, bukas special non-working holiday, we cannot promulgate. But you can rest assured that by Tuesday, the first working day of next week, we will promulgate yung apat na disqualification cases. Abangan nyo na lang sa Tuesday.